Hindi siya ano to si Andre ay Mayora Naik TV. Mayora Naik TV YouTube channel. Suportahan natin. At yun nga, bago tayo mag-umpisa ay mapagpalang hapon po sa ating lahat. At nandito tayo muli, ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Naik TV. At bago natin nasimulan ang reaksyon natin sa araw na ito, ay nais ko munang batiin ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ati Inna Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap Partners. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel at no skip ads po upang mas marami pa po silang matulungan ng mga kababayan natin na naghihikaho sa buhay. At ganun nga po, at ganun din, suportahan din po natin ang mga YouTube nila Ati Roda Mix Vlog, ni Maria Cocinera, ni Ria Olarte, Kinakura Brooks, at sa lahat-lahat na mga Kalingap vlogger. At syempre, hindi rin magpapaiwan dyan ang kasamahan kong mga karepa. Suportahan din po natin sila. At ngayon nga pong hapon na ito ay ang video na ito na ating bibigyan ng reaction ay mapapanood sa live ni Kuya Bal kagabi bago siya nag-premiere. At dito natin malalaman na yung mga pinopost ko sa Facebook page at ang pagla-live ay dito ko yan kinukuha sa topic ni Kuya Bal. Kaya mayroon mga nagsasabi na mayroon fake news daw ako. So ito, pakinggan natin at panuorin ang sinasabi ni Kuya Bal. Si Kuya Bal ang magbibigay ng matibay ng ating topic sa gabi-gabi sa live ay legit. So, ito po, panoorin po natin. Para pang tatlong buwan pagka balik sa dating sakit, ito pong si Reyna Magalingap kasi pinapakain po ito ng kung ano-ano mga bawal na pagkain. Tulad ng ice cream. Naku. Bawal po yan. Mayroon sa akin nag-text po mula doon sa lugar nila na kung CCTV camera. Nandoon. Ayan. Sabi ni Kuya Bal, mayroon na nag-text sa kanya na sinasabi ni Kuya Bal na kanyang CCTV na ang taong yon ay naka-base dun sa location ni Rina kung saan si Rina nauwi ngayon. So, tuloy natin. Nagbabantay at nagbabantay po. At minsan na po, yung mga tatamis na pagkain po tulad ng cake, ice cream, chocolate. Abay, pinapakain po yung bata. Alam na bawal po ang mga pagkain tulad ng matatamis at ibang pagkain po na hindi pwede kay Rina. E paano gagaling yan? Ayan. Diba, nung kay Ati Ruda yan, pinagbabawalan talaga si Rina na kumain ng matatamis na pagkain tulad niyang sinabi ni Kuya Bal, chocolate, ice cream, soft drinks, kahit anong matatamis na pagkain. Kasi nga po, pag si Rina ay makakain ng matamis na pagkain, si Rina ay naghahyper. Ayan, sa mga basher, panoorin ninyo ang buong detalye doon sa live ni Kuya Bal kahapon at kagabi. So, tuloy. Ano gagaling?
Wings kay Reyna. Pero po mga kaibigan, kung anong gusto ng bata, binibigay. Kay Ruta po mga kalingap, di pwedeng ganon. Hindi pwede. Kahit nga kumawak ng buti, bawal sa, ano, kay Ruta. Eh, yung bata gustong uminom ng soft drinks. Gustong kumain ng mga matamis. Hindi pwede. Pero doon po sa ina, binibigyan daw po. Kung anong gusto ng bata, binibigyan. Huwag naman po. Kasi bawal po kay Reyna yung mga matamis na pagkain. Huwag ibigay. Kahit soft drinks, bawal po. Oh, yan. Sabi nga ni Kuya Bal, tatlong buwan bibisita si Kuya Bal at ang Team Kalingap sa Batubalani kung saan si Reyna na nakatira doon sa kanyang nanay. Tama na naman si Kuya Bal, ano? Papaano nga naman gagaling si Reyna kung kokontrahin nila ang bawal? Siguro, gusto siguro ng mga wakwak o gusto siguro ng nanay na hanggang dyan lang si Reyna na hindi gagaling. Paano nga naman gagaling si Reyna kung hindi nila pagbabawalan yung pinagbabawal? Siyempre, walang alam si Reyna, kain lang ng kain yan. Hanggat may ibibigay ka, kain ng kain yan. Diba? Ate Milani, at alamin namin ang sitwasyon ng anak mo. Kung kumusta po siya. Siya ba'y gumaling na? O lumala ang sakit? Ano sabi ng albularyo? Ito na tayo sa albularyo, mga kababayan at mga kalingap. Andito na tayo sa topic na albularyo. Na-topic na natin yung albularyo na yan kasi mismo doon sa kanilang live na sinabi nila yan na pina-albularyo si Reyna at ang findings nila sa albularyo ay sakit sa abdo. Sakit sa bato sa abdo. So, ayan. Pati si Kuya Bal. Anong sabi ng albularyo? Ate Milani, anong may sakit sa bato? Anong sabi ng albularyo, may sakit sa bato? Loko-loko yung albularyo na yan. Ate Milani, kung gusto mong gamutin at gumaling ang lubusan ng bata, huwag sa albularyo. Anong alam na sa sakit? Ang alam niya, manghuhula. Tama naman sabi ni Kuya Bali, walang alam ang albularyo kung ano ang sakit ng isang tao. Kasi ang magbibigay ng findings dyan about sa sakit na yan tulad ng bato ay ang doktor. Ang albularyo ay yun lang, ay yung sila ay tumitingin sa iyo kung ikaw ba ay kinukulam, ikaw ba ay nababati, o yun nga sabi ni Kuya Bal, ano, kung ikaw na tikbalang, o nandyan, ay sikat na sikat yung aking tikbalang. Gawa nung ako'y nasa, ano pa, ginawan ako ng content dyan na tikbalang, o sikat na naman ang tikbalang, o tikbalang, kung ikaw'y nanuno, kung ikaw'y nadiwende, yun ang kwan naman, yun naman ang para sa albularyo. Pero kung sakit niyan, sakit sa pag-iisip, sakit sa katawan natin, doktor na niyan, doktor na ang nakakaalam diyan. Hindi ang albularyo. Bakit ang albularyo? Ang magbibigay ng findings na si Reyna ay mayroong sakit sa bato. Di ba kalukuhan 'yon?
ginagawa nila tayong walang alam. So, tuloy. Walang alam yan sa ganyang karamdaman. Ang alam nila, yung mga sinapian ng masamang espiritu. Nadiwimli. Natikbalang. Naaswang. Yung sakit na ganyan sa utak. Anong alam nila? Ito mga albularyong ito. Ate Melanie. Kala ko ba sentro kang dalang anak mo? Oh, nandito na tayo sa Sintlok. Sa Sintlok na, ha? Sintlok na. Kasi mayroong nagpalabas na August 22 dalhin na nila si Rina sa Sintlok at ipapa-check up bukas ata kasi ngayon 21, so bukas 22. So kagabi may nagpalabas na naman kagabi na hindi na naman daw matutuloy ang pagpapacheck up sa Sintlok at malayo. Malayo ang Sintlok. Ano ba talaga ang plano ng mga wakwak na ito sa batang walang alam? So tuloy. Pwede pa niwala dyan sa albularyo yung namisikis sa bato yung bata. Pambira naman kayo. After 3 months, madalo kami at Milanis sa bahay ninda. Sana yung anak mo ay magaling na po ng lubusan. Huwag mong pabayaan po yung anak mo po at kinuha nyo yan, magaling na yan. At kumbaga sana isang sundot na lang talagang lubusang magaling na. Ano yung mga malibalita na nawakwak daw kayo? Ikaw pinagsinungaling sa Kalinga, Pati Milani. Ayan. Dito na naman tayo. Diba? Talagang nagsinungaling talaga. Nagsinungaling talaga sa Ati Milani. Kasi doon sa harap mismo nila, barangay, at ni Kuya Mel, kasi nakita natin yan sa sa vlog ni Kuya Bal, nakaharap si Kuya Mel sa Tiruda, si Rina at saka si Barangay Captain at saka si Milani. Nung tinanong siya, ang sabi ay siya ang magpapagamot kay Rina sa Sintlok, mangungutang ng 30,000. Yun ang sabi niya. Bago ngayon, eto, walang Sintlok. Ang sabi nila, maghintay daw tayo kung kailan dadalhin si Rina sa Sintlok. Yan nga ang mahirap sa kanila, bakit nila inura-uradang kinuha si Rina sa Team Kalingap. Na ganun pa man, ay hindi pa pala agad-agad ipapa-check up si Rina sa Sintlok. Kaya yan ang tinatanong ni Kuya Bal, kaya Milani, kung si Milani ay nawakwak. Dahil yon ang sabi ni Milani sa harapan ng barangay captain na sarili niya ang magpapagamot kay Rina. Walang involved na sponsor. Yon ang sabi niya dun sa harapan. So ngayon, tinatanong siya ni Kuya Bal kung siya ba ay nagsisinungaling. Alamin. Sinungaling po ba kayo sa amin? At mayroong ibang motibo at dahilan bakit mo kinuha yung anak mo? Ginagamit sila ngayon yan. Basta po, ang sa amin lang po ay malasakit. Malasakit. Ilang buwan sa amin yung anak mo na yan. Dati binakausap, laging may sumpong. Tumitirik yung mata, bumula ang bibig. Paglipas ng ilang panahon, ilang buwan, gumaling, wala na yung... Ayan, hanggang dito na lang muna ang ating video reaction sa hapon na ito.
at abangan ninyo ang susunod natin na video reaction. So, maraming salamat po sa inyong lahat and ingat po and God bless us all. Bye-bye!